topic ko ngayon ay tungkol sa pagbablog. Dahil sa pagbablog, may batas. Pag di mo sinunod ang mga batas sa pagbablog, ay papaluin ka, niluluway. Pero, pag inayos mo ang pagbablog mo, ang content ng vlog mo, di ka namubya ng content sa iba, tapos yung music, ang background ng video mo, ay uncopyrighted content, ay pigil ka na pala lumabas. Ganito po kasi ito, kabayan. Kailangan, pag magbablog ka, pag nag-upload ka ng video sa pagbablog mo, dapat i-review mo muna ang mga content ng video mo, yung music ng background mo, sa vlog mo. Dapat ay organic at purong-puro at hindi ka kumuha ng mga copyrighted content ng mga music. Kasi hindi ikaw makakapagpira doon kundi ang may-ari ng music. Kaya papaluin ka ni Lulo. At posibleng makukuha, mawawala yung channel mo pag marami kang nilapas tangang batas sa pagbablog. Kaya dapat sunod sa pagbablog na mga batas. Kasi pag hindi, ay sigurado papaluin ang puwit mo mula puwit hanggang ulo ni Lolo YT. Kaya sa pagbablog, ingatan natin ang content ng video natin. Yun, kabayan. Paano nga ba tayo makakarami ng subscribers? Wala naman nagturo sa akin bakit umabot ng 1K subscribers. Yung channel ko, ang ginawa ko, muna, pumasok ako sa live streaming ng isang post ng isang channel sa YouTube. Tapos, nangisda ako doon. Sinabihan ko sila na isa-subscribe ko sila. Tapos, ipapabalik nila yung pag-subscribe ko sa kanila. Bali, sila naman ang magsasubscribe sa akin pabalik. Ang tawag ko doon, kagayan, ay sub to sub. Tapos, kailangan natin ng makuplit ang watchtower na hinihingi ni Lolo. Kaya dapat hindi naman tayo hindi naman tayo kasing sikat ng mga artista. Dapat paningi gawin natin yung dapat na natin makuha upang makuha natin yung watchtower na hinihingi ni Lolo YT. Yung 4,000 watch hour, kaya mag-live streaming tayo, muli kaya mag-upload ng mga videos, kasi malaking pulong po yun. So yun naman po, mga kabayan, ang isi-share ko. Sana may matutunan kayo sa aking content ngayon, topic. So yun, dapat organic ang vlog natin. Hindi natin pinukya sa iba. Tapos, may sarili tayong content or purpose or gusto. Kasi, pagka nakitaan ni Lolo YT na nangungupya ka ng content, papaluin ka ni Lolo. Mula puwet hanggang ulo. Tapos, yung channel mo ay hindi pwede ilabas. Yun. Tapos, siya nga pala, kabayan, para yung channel mo mailabas ni Lolo sa YouTube, dapat, pag pumasok ka sa LS, huwag kang lapag ng mga link para hindi mababawasan yung mga subscribers mo. Kasi, oras na naglapag ka ng link doon sa isang LS na pinasukan mo, ay naku, kinabukasan, babawasan ng 5, 3, 4, 2, 3, ganon, or minsan 10.
mga kabayan. Kaya dapat maging maingat tayo. Pagpapasok ka ng LS sa isang live, sa isang host na nagla-live streaming, huwag kang maglapag ng link. I-mangista ka lang doon, kunin mo yung mga pangalan nila, ang mas mabuti, isusulat mo para malalaman mo kung sinong nagsisearch, nagsasubscribe sa'yo. Back. At masasabihan mo sila, masashoutout mo sila doon sa isang LS na isang host na pinasukan mo. So, ngayon, kasi pag oras na nakitaan ka ni Lolo Whitey na lapag ka ng lapag ng link, yung subscriber mo, babawasan ni Lolo bilang pinalti sa ginagawa mo. At kalimita ka karamihan, mga kabayan, yung lapag ng lapag ka ng link, di mo mamamalayan. Yung channel mo pala, ay nako, hindi na pwede ilabas na hack na. Kaya, alagaan natin ang ating channel. Huwag kang basta-basta maglapag ng link. Tapos, pag pumasok ka ng isang LS, doon sa may nagla-live stream, at nakapunta ka na doon, nakakapangista ka na, pagpunta mo doon, sabi mo mag-thumbs up ka na, mag-stay ka muna ng at least mga 20 minutes doon. Huwag kang lumabas. Kasi oras din na lumabas ka kaagad kasi nangista ka na. Ay, nako talaga. Yung ista mo, binabawasan ni Lolo. Yun ang mga natutunan ko, kabayan. Kaya, sinishare ko po sa inyo para at least makatulong sa mga bagong mag-uumpisa, lalong-lalo na sa mga small YouTuber katulad ko na nag-uumpisa lang din. Wala naman nagturo sa akin. Natutunan ko lang po ito base sa experience ko. Kaya sinishare ko po sa inyo para kapwa tayo aangat. Ganito lang kasi ito, kabayan. Magtulungan tayo. Mga hindi naman tayo sikat, pero gusto tayong ma-monetize yung channel natin. Kaya doble ingat. Doble ingat. So ayun. Yun lang po, kabayan, ang masasabi ko. So ingat-ingat po tayo sa pag-vlog natin. Bye-bye! Siya nga pala po, kabayan. Huwag niyo pong kalimutan pagkatapos yung manood sa video ito. Di lang tulong din naman sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-likes, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para magiging updated po kayo tuwing may video akong i-upload. So yun, feel free po kayo mag-comment sa channel ko, sa mga videos ko, para may malalaman din po ako. Share-share lang po tayo. So, yun.